Bedes Sunday mornings, Betta Fish Keepers. It's time again for another episode of Bedes Sundays. I am your host, Maria Nelay. And for today's episode, we'll be zooming in on veteran Betta Fish Keeper, businessman, hobbyist, the very youthful Betta Master International Jericho. He will share his experiences with Betta Fish Keeping that we hope will provide more knowledge and inspiration to our viewers. Ask a series of questions po ano sa inyo po from our staffs here and okay, thank you. Okay, sir. Sige, sir, wag na po nating patagalin ano po. First question, sir. Our first question, sir, here is what are the common cause of deaths on our Betta? Oh, okay. So magandang tanong 'yan para sa karamihan kasi madalas may mga namamatay talaga na Betta due to lack of knowledge. And pag lack of knowledge ka, syempre, konti rin yung care na may apply mo sa Betta natin. So, common cause of death of Betta, number one, itong pinaka-top natin, which is yung kapaligiran mo. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Pag sobrang lamig ng lugar mo, yung tubig mo na hindi naman talaga napapalitan yung water, nagiging malamig. Ang unang dadali sa mga Betta fish natin is yung clamp fin. Pagka meron tayong mga flu or hindi magandang nararamdaman, sabi mo, ayoko munang bumangon, ayoko munang gumalaw, ayoko munang magtrabaho. So, ganun din si Betta fish. Okay? So, pinaka number one dyan, kapag masama yung panahon mo, bantayan mo si Betta fish. Okay? So, before, wala tayong gamot talaga sa lamig dahil sasabihin nila ginger or turmeric. Basta kahit anong natural na pampainit, ginawa na ni Betta Master. So, based on experience is to prevent yung pinaka-top of the line na pumapatay sa ating Betta, which is yung natural place natin. So, ano pa yung second na sa kapaligiran natin? Yung init. Sa sobrang init naman, gusto nila yung mainit na place, pero wag yung too much. Okay? So, yun yung magiging cause of death of Betta. Second, it will be the diseases. Yung diseases, napakarami na namang i-consider dyan. Adyo dyan si dropsy, which will beget sa mga bacteria. Yung swim bladder, which is hindi mo pa rin nakikita, pero mapapansin mo kapag ka feeling unwell yung Betta mo. So, ito yung mga second sa talagang pumapatay ng Betta natin kasi kung wala kang alam sa pagkikeeping, pagkukure, magpapanik ka, hala, nanghihina na siya, normal lang ba yun? Pagkabili natin sa pet shop noong unang panahon, di ba, parang mga 3 days lang, patay na. Di ba? Kasi wala pa tayo in terms sa pag-hobby. Okay, so number 3 na pumapatay is yung stress na nakukuha ng Betta. Okay? Yung stress na nakukuha ng Betta, number one sa stress is yung water shock. Ikaw ba naman, pagising mo, buhusan ka ng malamig na tubig sa muka, di ka ba naman ma-visit, diba? So, yan yung magiging main cause of death. Though malaking topic yon, so marami, malaking topic yon and pwede pa tayong mag-move on sa other questions. So, that will be our basic answer for the natural or common cause of death of Betta. Okay, sir. Since we're talking about diseases, cause of death of Betta, ano nga pa na talaga yung gamot sa dropsy? So for dropsy, ang pinaka gamot dyan from the, alam mo yun, from the old breeders is to disinfect the inside body of the Betta. So meaning,
ilalabas mo yung mga kinain niyang bacteria, kaya ina-advise natin palagi na hindi dapat pakainin ng 4 to 3 days kapag ka nag-procure ka. Bakit? Kasi nga, dapat malinis yung intestine nila. So, ang pinaka-main cure dyan for the old times or yung old ways is yung bath, salt bath. Yung salt bath naman na yun is gagawa ka ng water sa isang canister. And for from that canister, lalagyan mo siya ng 3 to 4 na asin. Okay? 3 to 4 spoons of salt. Then that will be your salt bath. From the salt bath, ilalagay mo doon yung isda for 10 to 15 seconds and makikita mo siya na para siyang nagpupumiglas. Sobrang suffocated siya, maaawa ka doon sa beta. And while doing this operation or this cure, nagpi-50-50 yung beta natin. So from dropsy, may tanning na yung buhay niya na 70-30% na pwede siyang mabuhay, plus yung cure pa na 50-50, edi napakababa na ng chance niya na mabuhay. After mo pa siyang alisin from the salt bath, ipapasok mo siya biglaan sa clear water. So ibig sabihin, hindi mo na siya na-acclimate, winater shock mo pa siya. Okay? So this old ways is super, alam mo yon, nakakatakot, talagang nakakamatay ng beta. Pero that is the only way to cure it. Kaya rin si Beta Master gumawa ng sarili niyang gamot, antibiotics, dahil alam mo yon, para maging safe yung isda mo. This is how I do things eh. Kapag ka merong problema yung mga hobbyists, they tell me agad, I make a solution, I think, and talagang kailangan mo lang talaga gumawa ng gamot. Yun lang yung pinakaano doon. Ang tagal-tagal na panahon, walang gumagawa ng gamot. Okay, so that will be our alternative. Antibiotics, mag-search kayo. Ang dami-daming gamot. Pero so far, the old ways is the salt bath to cure it. Sir, thank you po dun sa insight, Sir Jericho. Meron po ako nabasa dito kanina. Na-experience ko before ng salt bath ako ng beta kasi parang mahina siya. Kinabukasan, nakatihaya na siya. So, namatay daw po yung beta niya. Yung female beta po, tumalon sa male habang naka-pairing at nagkaroon ng what's it, tally bite. Pwede ba i-condition ulit ito kahit may tail bite na baka kasi next pairing e maubos na ang kuntot ng female. Okay, so this is about breeding na siguro. Na hiniwalay niya yung female and nasa labas yung male, and while doing the breeding, nagmadali si female, lumukso, then nakita niya siguro may tail bite na. Actually, this is only normal. Through the process of breeding, talagang magugulpihan muna yung male and female mo. So kahit na feel ka dun na i-separate sila for the first time na bago sila i-breed, getting to know each other, okay lang yon kung tumalon si female at nabugbog na si female. Bakit? Kasi they are trying to, alam mo yon, kinikilala nila yung isa't isa kung talagang compatible sila by fighting. Kaya talagang yung word sa kanila is fighting fish. So, kung may tail bite yan at inalis mo dahil natakot ka at gusto mo ulit i-pair, you have to condition the female kahit may bangas na siya for 1 week to 1 month. Depende kung ano yung damage, kung masigla pa ba, or kung mapapansin mo, lagi na lang nakalutang. So, yun na yung ma-advise ko on that part. You have to be, alam mo yon, cautious kung ano yung status ng beta mo before mo sila i-pair. So that's why we have to condition. Sir, regarding po sa breeding, kailan po ang appropriate time na ilipat sa grow out tank ang mga beta fry po? Okay. So regarding sa pag-grow ng ano ng mga beta fry, since successful na sila, medyo lumaki na sila, na-pass na nila yung 2 weeks, 3 weeks na pagpapalaki, then you have to ilipat na sila sa grow out tank. Pwede na rin yung 1 month, that will be the best time kasi ang focus ng 1 week fry is to develop its body. Second, sa 2 weeks fry is to develop its color. For the 3 weeks or 1 month,
they focus on developing their growth. Yun na yung pinaka-exacto doon. Kapag na-miss out mo si 2 weeks for developing the genes or the colors, hindi mo na mababawi yan pag nag-focus na yung body niyan for growing its body. So, it will be appropriate to transfer the betta fry kapag ka 1 month old na po sila. And after 1 month old, kapag nag-aaway-aaway na po sila dun sa may grow-out tank nyo, you have to separate them each na po. Sa mga fry na 4 days old, ilang beses sila dapat pakainin ng BBS? For the 4 days old fry, dapat twice in 1 day, umaga at sa kagabi. Huwag nyo po sila i-overfeed kasi pag in-overfeed nyo po sila, eh lalaki yung chan nila. Madi-deform na po yung dapat na standard body size or body form ng betta. So dapat po, alam mo yun, ugma or sakto yung pinapakain nyo sa kanila. Hindi porket na paparamihin nyo yung pakain is lalabas yung kulay niya. Hindi po. Meron po silang, alam mo yun, sinasabi ko na 1 week developing body, 2nd week is developing colors, and 3rd week is growing their body out. Yun lang po. Susundan nyo po yung pattern na yan. So, kapag tumalon yung female and medyo na-dry siya, pero buhay pa naman, kaya pong tumagal ng betta for almost 10 hours without water. Depende po sa panahon. Kung maulan, talagang tatagal yan for 10 hours. Kung tag-init naman, eh alam mo, madadaing na yan for ilang minutes na maluluto na rin sa sahig yan. Okay, hindi na siya matutuyo. Luto talaga siya. So, kung nabuhay mo siya at out of na tumalun siya, kahit gano'ng kataas yan, kahit sabihin natin, alam mo yun, 5 feet ang tinalun niya, okay lang yun. Doon meron siyang may mga bruises siya onte, pero kaya niyo pa po silang ma-survive ng ilang buwan, ng ilang years, as long as hindi sila tinatamaan ng water shock, good condition, kahit na medyo, alam mo yun, may ganong eksenang nangyari. May madalas may nangyayari sa akin ganon and still buhay po siya. Paano po ang tamang pagpapakain ng fry para hindi mabansot? Okay. So, good question. So, for the fry po, dapat po is always live food. Ano po yung live food? For the first week po is BBS. For the 2nd week po is dapat dap niya, moina, which is maliliit yon at sakto. And for the 1 month po is 2BFX. Bakit po hindi pwedeng yung 1 month or yung 1 week is 2BFX mo agad? Okay, so ganito po yan. Kapag yung sobrang liit mo na fry, pinakain mo ng matigas, basag po ang exoskeleton nila. Mababasag po yung bungo nila, tendency mamamatay sila. And second, yung 2BFX is masyadong malakas yung bacteria niya. Kung ma-survive niya man yung pagkagat niya sa 2BFX, ang papatay naman sa kanya is yung bacteria na hindi niya kinakaya kahit anong linis mo. Okay? So, napakaganda na sundan yung pattern na yung sakto sa bibig nila, yung sakto sa, ano mo yun, sa laki nila, kung ano yung ipapakain mo. How about more? What causes and how to prevent it? Eto, gusto ko tong tanong na to kasi recently may natutunan na naman ako eh. So, etong tumor na to, naiinis ako dito kasi ang dami kong beta na may tumor due to 2BFX. Okay, so pinag-aaralan ko kung ano yung nagko-cause ng tumor. Is it tumor eh. Okay, so dapat may nana yun. Technically, yung naisip ko or na-conclude ko dun sa may tumor na yan, it's not actually a tumor. It is a skin infection. So, technically, kung kapag tama yung sinasabi ko, skin infection yan, pwede mo talagang hiwain yan. Kaya kapag kayo sa mga YouTube, ang sinasabi nila, gamot sa tumor is yung paghiwa ng tumor, tatanggalin. Actually, ang dami nang gumagawa. So, this might prove my theories na tama ako. So, ang ganda ng tanong mo, Master. Gustong-gusto ko ito pag-usapan. How to, what are the causes of tumor? How to prevent it? So, to answer it, nag-share lang muna ako. To answer it, kung ano magiging causes ng tumor.
actually, there's no answer to it for now. Even yung mga matatagal na sa pagbebeta. Okay? So, siguro prevent mo lang yung maduming tubig. Pero sabi ko nga, it is not the bacteria, it is not the infection what causes it. Pero talagang nasa skin lang nila yung parang tubo. Sir. Okay. If na wala pong tubi or moina, okay lang po ba mag-stick na lang sa bibi ko? Sa BBS, okay. So kung oh, kasi yan din ang common problem eh. Eh wala silang mga alam mo yon sources ng mga live food na sa mga province, talagang mahirap. And kung meron man, sinosolo yun ng mga breeders kasi kailangan talaga nila yun. Okay? So, ganito po. Kung talagang straight BBS po kayo, always expect na yung isang beta dun, hindi pantay-pantay yung paglaki po nila. Okay? Pwede po yun na stick to BBS lang po kayo from day 1 until 3 months. Pwede po yun. Pero always expect na may mga lapses, baka kulang sa kulay, baka kulang sa laki, and 1 out of 100, yan lang po ang makakakuha na talagang yung body niya is for that type of food. So, ibig sabihin, nakuha niya yung genes, nakuha niya yung laki, nakuha niya yung forms due to BBS from day 1 to day 2. Unfortunately, that's the only time that we have right now. But I hope to see you guys next week on another episode of Better Sundays with Marianela. Bye!